Nagsimula sa habulan hanggang pinagbobomba na ng water cannon ng China Coast Guard ang Dipan. Kinumpirma yan ni Philippine Navy spokesperson Commodore Roy Trindad. Muli na naman kasing pumalag ang kapitan ng barko ng Dipar laban sa mga Chinese. Maririnig sa video ng Dipar na huwag niyong pansinin yan, dere-derecho lang tayo. Ang tapang ng Dipar matapang pa kaysa sa Philippine Coast Guard. Pero kung PCG yan, kayang-kayang patrasin yan ng China Coast Guard. Pero ibahin mo ang Dipar. Talaga yan basta mga pag-resupply mission lang. Narito ang ilang video ng paghabol at pagbomba ng China laban sa ating barko. Prepare sir, prepare ha, prepare. Eh na! Ito po ang Militia Vessel. Halos dumikit na po ngayon sa amin. Water cannon. Hindi na po malaman ngayon kung saan kami papanig dito dahil pinag-water cannon po. Basta nakapasok na yung mga tao natin na nag-water cannon sila. Tuloy-tuloy lang ang takbo natin ang pagdaan-daan. Parang bumabagyo po dito sa loob na pinaroroonan namin sa lakas po. Matagumpay na nakapagbigay ang Bifar ng fuel at pagkaing ayuda sa kababayang mangingisda. Kahit may isang Chinese warship na nasa baho de Masinloc din, di natakot dyan ang Bifar. Hindi nagpatinag kahit nandyan pa yan. Paalala ng war expert na si Jay Batumbakal, tama lang ang pagpalag na ginawa natin kahit may barkong pandigma pa dyan ang China. Walang balak girahin yan ang Bifar. Nananakot lang yan at paraan lang yan ng Chinese para paalisin tayo at ang ating mangisda. Hindi naman tayo gigirahin ng China sa tingin ko, no? Dahil mas malaki yung problema ang idudulot sa sarili nyo pag ginawa niya. So sa ngayon ito ay intimidation at pananakot. So hindi talaga tayo dapat sumuko dyan. So, sir, palagay niyo po ba enough yung ginagawa ng gobyerno para manatili tayo yung presensya natin sa West Philippine Sea? Siyempre, mas maganda kung mas marami tayong mga barko at aeroplano, no? Pero given na yun, hindi tayo tapat mag-blink. Kailangan pakita natin na maningindigan talaga tayo. Kung gigirahin nalang tayo dahil doon, na wala naman tayong ginagawa, malalaman naman ang buong mundo kung sino may kasalanan doon. Dapat siya na ngayon ang mag-ingat kung anong magiging backlash noon pag ginawa niya yun sa atin. Ituloy ang pagpalag, huwag matakot sa China. Ang kaso, wala tayong kaganti-ganti. Puro lang tayo tanggap ng pambabuli. Ano kaya sa tingin nyo ang plano ng Philippine Navy at AFP dito? Ikomento sa baba ang inyong salubin.